Pinangangambahan ang posibleng pagkaantala sa produksyon ng asukal dahil sa init ng panahon. Kumusta kaya ang bentahan natin ngayon? May unang balita live si Nico Wahen. Nico. Igan, maganda umaga. Malakas daw ang bentahan ngayon ng asukal dito sa Blumentritt Market sa Maynila. Lalo na at tag-init. Siyempre, isa yan sa mga sangkap na mga pampalamig gaya ng halo-halo. Pero tag-init din daw ang dahilan kung bakit posibleng maantala ang supply at produksyon ng asukal sa mga susunod na buwan. 80 pesos to 85 pesos ang kada kilo ngayon ng puting asukal dito sa Blumentritt Market sa Maynila. Nasa 70 to 75 pesos naman ang kada kilo ng wash sugar. Ang brown sugar naglalaro naman mula 65 pesos hanggang 78 pesos ang kilo. Mas mura na raw yan kung tutusin, sabi ng tinderong si Randy Aquino. Bumaba na ngayon, hindi katulad ng dati. Yung dati ba sir? Mataas dati. Basta mataas dati. At dahil mas mura, matamis-tamis daw ang benta ngayon ng asukal. Medyo mataas, magagada-gada ang bentahan yan dahil mainit pa ang panahon. Gamit sa mga matatamis. Sa mga minatamis, panghalo-halo. Sa tindahan nga ni Rodelyn, nasa 5 sako raw ng asukal na nabebenta niya araw-araw. Kasabay yan ang pagbebenta niya ng mga sangkap ng halo-halo. Yung kabilihan kasi ng halo-halo, nasa 100 plus bumibenta kami. Ngayon siguro mga 60 na lang pataas. Kasi medyo tumumal, di ba umulan? Parehong si Rodelyn at Randy nagsasabing maganda-ganda ang supply ng asukal. Pero ayon sa United Sugar Producers Federation, posibleng maantala ang supply at produksyon ng asukal. Hindi raw kasi makapagtanim ang mga sugar farmer dahil tuyo pa mga lupa dahil sa epekto ng El Nino. Kung magkukulang man ayon sa mga nagtitinda ng asukal, paniguradong tatabang na naman ang kanilang benta. Ay, pag walang asukal, malaking problema talaga. Siyempre, ano namin, halo-halo eh. Paano sila kung walang asukal, di ba? Baka sumobrang tumal namin lalo. Kapag ganyang kulang sa supply raw kasi ang problema, paniguradong papalo na naman sa halos 100 piso ang kada kilo ng asukal. Baka maging option na naman daw ang hindi na lang pagtitinda nito. Panibagong adjust na naman. Masyad, hindi pa nga kami nagtitinda eh. Pasobrang taas eh. Pag kumalo na. Oo, kung ano lang kung alin yung mga katulad ng puti, huminto ako sa puti. So, yung mamimili naman ganun din. Hindi bibili ng puti, segunda naman ang babanata nila kasi mas mababa. Para hindi mangyari yan, suportado raw ng United Sugar Producers Federation ang pag-i-import ng asukal. Sa GAP, doon tayo papasukin yung imported na sugar. Nandito sa ground na nakita ko talagang kulang. Tama yun ng 185 to 200,000 metric tons. Igan, wala raw problema sa imported na asukal ayon sa mga nagtitinda. Yan ay basta hindi sila lugi sa presyo. Live mula rito sa Blumentritt Market sa Maynila, ako si Nico Wahe para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.